sa tuktok ng mga burol ng San Jose Tarlac, matatagpuan ang isang banal na lugar ng kapayapaan at kabanalan, ang Monasterio de Tarlac. Matatagpuan ang isang banal na lugar ng kapayapaan at kabanalan, ang Monasterio de Tarlac. Ang monasteryong ito na nakatayo sa bundok ng pagkabuhay ay isang patunay na pananampalataya, debosyon at ang walang hanggang tradisyon ng pamumuhay ng mga Kristiyanong sakristan sa Pilipinas. Ang kasaysayan ng Monasterio de Tarlac ay nagsimula noong mga unang taon ng 2000 ng isang grupo ng mga monghe na pinamumunuan ni Ama Archie Cortez ng Servants of the Risen Christ ay naghanap ng lugar kung saan sila makapamuhay ng nakalaan sa panalangin at pagninilay. Itagpuan nila ang payapang lugar na ito na napaliligiran ng kalikasan at sinimula ng kanilang misyon na magtayo ng isang monasteryo na magiging kanlungan ng spiritualidad para sa marami. Noong 2001, isang milagrosang pangyayari ang nagbigay ng malaking kahalagaan sa monasteryo, ang Relic of the True Cross, isang piraso ng krus kung saan ipinako si Jesucristo. Ito ay dinala sa Pilipinas mula sa Germany. Ito ay nilagak sa Monasterio de Tarlac na naging tanging lugar sa Asia na may ganitong banal na relikya. Ang pangyayaring ito ay nagdala ng libo-libong mga peregrino at depoto na naging dahilan upang ang monasteryo ay maging isang mahalagang lugar ng paglalakbay. Sa paglipas ng mga taon, lumago ang Monasterio de Tarlac hindi lamang bilang isang reliyosong lugar, kundi bilang isang komunidad na nakatuon sa pananampalataya at pagkakawang gawa at paglilingkod sa mga tao, ang mga sakristan ay namumuhay ayon sa batas ni San Benito na inilaan sa kanilang buhay sa pananalangin, paggawa at pagtanggap sa mga bisita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang payapang kapaligiran ng monasteryo at ang presensya ng Relic of the True Cross ay nagbibigay ng kakaibang karanasang espiritual na umaakit sa mga peregrino mula sa loob at labas ng bansa. Sa kasalukuyan, ang Monasterio de Tarlac ay nananatiling isang liwanag ng pananampalataya sa puso ng Pilipinas, isang lugar kung saan nagtatagpo ang nakaraan at kasalukuyan na nagbibigay ng aliw at inspirasyon sa lahat na naghahanap nito, maging para sa mga sakristan, kristyano, pananalangin o simpleng pagdinilay sa kagandahan ng tanawin ng Tarlac. Ang monasteryo ay patuloy na nasumisimbolo ng pag-asa, kapayapaan at ang walang hanggang kapangyarihan ng pananampalataya. So yun guys, yung pinaka-church nila dito. Ayan. Yung sa kanining kulay white na binidyan ko. Ano yun, parang ginagawa pa lang. Hindi pa siya tapos sa loob. Pero sa labas, naka-gawa. Oh, finish na yung structure eh. Pero ito yan, yun po yung church nila sa loob. So let's go inside. So with the Holy Mass, please proceed to Pilgrimage Chapel at the Plaza.
Okay, sabi dito, "This church building will soon be renovated. We are sorry for the inconvenience for the celebration of the Holy Eucharist and liturgical services. Please proceed to the Pilgrim's Chapel." Thank you. Ah, okay. Guys, bawal may isa loob. So, yan po yung church. Ganda. Punta po kayo dito. Napakaganda. Maliban sa yan, yung nature. Nasa taas po siya ng bundok. Nasa papalibutan din ng bundok. Yan, maraming dumadayo dito. Kagaya naman yung mga riders. Ito po yung Monasterio de Tarlac. Sign information office po yan, papunta doon. Office of the MDT founder, office of the board of trustees, convent of the disciples of the risen Christ. Ayan. Yun na po natin. So dito po yung information office. Okay, ayan po. May explore po natin kung anong pa meron doon. Hello, sabi mo. Magay ka sa kanila. Hello po. Okay, we are here at Monastery. Hello po, followers, subscribers. Yan, I'm with my daughter, Arietti. Yan guys, ito yung isa sa mga restaurant nila. So dito po tayo kumain. Order tayo ng Lechong Kawali. Tsaka beef papaitan. It's a baby luga with egg. Trap? Yep. Yummy? Si Mahot. Okay, so this is the wishing well. Yan. So pwede mag-drop ng coin dyan saka mag-make ng wish. Hindi ko alam kung magiging totoo. Sana. Yan. No, Arietti? Ano bang binis ko? So many coins. Hello, Arietti. Model ng mineral water. Ayaw bitawan yung bote. Wow, wow, wow. Yay, we're here na, oh. Sakto. Hindi mainit. Thank you, Lord. Hi, guys. Hindi mainit. So, ayan po. Ayan, there's my baby and my wife. And there's the view. Yun po yung view na makikita dito sa Monasterio de Tarlac. Maliban sa pwede magsimba po dito, pwede mag-unwind, mag-relax, kumain, mag-nilay-nilay, pagdasal kung anumang gusto yung pagdasal. So pwede pa bumaba doon, pero hindi na kami bababa doon. So kung gusto nyo pumunta dito, yan, you can explore. May napakarami po pwedeng explore. Pwede pa pong mag-stay doon sa baba. Ayan. Po doon. Tapos may view deck po doon. Tapos yan, kitang-kita nyo. Capas, Tarlac, City. Yung mga bundok. Ganda doon yan. Di ba? Ganda. This is Monasterio de Tarlac. Arietti, look oh. Hi! Picture kayo ni Mami. Yan guys, ganyan ang kaganda dito. Wow na wow! Ano lang sa'yo? Mas kamukha siya sa Italy. Dito ba? Pwede naman, sige. Ay, awa sige. Sige, kala ko pa slide dun.
Kapagod ah. Yan guys, uwian na. So sa pag-uwi dadaan tayo ng Capas Road, kung saan madadaan din yung daan papunta ng New Clark City. Mas maganda po daw yung daan dito. At ngayon nga, makita nyo naman sa video natin, mas maganda yung daan compared kanina sa saan tayo dumaan from Tarlac City to Monasterio, kung saan di ba galing tayo ng Broad. So lumusok tayo Broad, San Miguel, nakarating tayo ng may Sogo, Tarlac City, mag-left tayo doon, tapos tuloy-tuloy na sa mga harting ng Tibag, tapos sa may Lubigan. Yun nga, medyo may mga part kasi yung daan na hindi maganda, tapos mas makitid kasi yung ibang daan doon, tapos may mga area ng daan or part ng daan kung saan ginagawa or under construction, kaya medyo maputik. Kaya better kung pupunta kayo ng San Jose sa Monasterio de Tarlac, daan po kayo sa may Capas na lang. Pwede nyo naman pong i-Google Maps. Tapos mas safe yung daan sa Capas to Monasterio compared din sa daan from Tarlac City to Monasterio. Tapos mas malapad siya, kitang-kita nyo naman po sa video natin. Yan. So yun lang, medyo inabutan tayo ng ulan. And advice lang, kapag magbibiyahe tayo, lalo na yung Suzuki Espresso natin, maliit lang siya na car. So huwag masyadong mabilis. Okay, dahil maraming yung sharp curve dito, tapos may mga truck pang kasabay minsan. Okay. Saka pag biglang nag-sharp curve, tapos biglang mong kurba sarado yung sasakyan mo, pwede yung ma-aksidente. Kaya dahan-dahan lang po. Tapos siyempre, enjoy nyo na lang po yung view. Dito sa video ko, hindi ko namin masyadong na-enjoy yung view pa uwi. Although maganda po siya dahil yung bundok. Ano po? Yun, hindi namin masyadong na-enjoy kasi umuulan. Pero maganda po talaga yung lugar. So thanks for watching. And please do subscribe and hit the like button para kada may video po tayo, updated po tayo. At mapapanood yung next biyahe natin gamit ang ating Suzuki Espresso. Thank you!
yun guys, uwian na. So, sa pag-uwi, dadaan tayo ng Capas Road, kung saan madadaan din yung daan papunta ng New Clark City. Mas maganda po daw yung daan dito. At ngayon, makita nyo naman sa video natin. Mas maganda yung daan compared kanina sa saan tayo dumaan from Tarlac City to Monasterio, kung saan, di ba galing tayo ng Broad. So, lumusok tayo Broad, San Miguel, nakarating tayo ng Tamaysogo. Sa Tarlac City, magle-left tayo doon. Tapos tuloy-tuloy na sa makarating ng Tibag. Tapos sa may Lubigan. Yun nga, medyo may mga part kasi yung daan na hindi maganda. Tapos mas makitid kasi yung ibang daan doon. Tapos may mga area ng daan or part ng daan kung saan ginagawa or under construction. Kaya medyo maputik. Kaya better kung pupunta kayo ng San Jose sa Monasterio de Tarlac, daan po kayo sa may Capas na lang. Pwede nyo naman pong i-Google Maps. Tapos mas safe yung daan sa Capas to Monasterio compared din sa daan from Tarlac City to Monasterio. Tapos mas malapad siya. Kitang-kita nyo naman po sa video natin. Yan. So, yun lang. Medyo inabutan tayo ng ulan. And advice lang, kapag magbibiyahe tayo, lalo na yung Suzuki Espresso natin, maliit lang siya na car. So, huwag masyadong mabilis. Okay, dahil maraming yung sharp curve dito. Tapos may mga truck pang kasabay minsan. Okay? Saka pag biglang nag-sharp curve, tapos biglang mong kurba sarado yung sasakyan mo, pwede yung ma-aksidente. Kaya, dahan-dahan lang po. Tapos, siyempre, enjoy nyo na lang po yung view. Dito sa video ko, hindi ko namin masyado na-enjoy yung view pa uwi. Although, maganda po siya dahil yung bundok. Ano po? Yun, hindi namin masyado na-enjoy kasi umuulan. Pero maganda po talaga yung lugar. So, thanks for watching. And please do subscribe and hit the like button para kada may video po tayo, updated po tayo. At papapanood yung next biyahe natin gamit ang ating Suzuki Espresso. Thank you!